Error 6, error 9 po tayo. iPhone 6 or 6 Plus, madalas nangyayari ito sa error 9. Bago ang lahat, i-rework mo muna yung conditionable. O baka sakaling hindi na rin nag-re-read sa non-writer ang NAND, ano? Madalas din kasi minsan ang error 9 naglo-lose contact o bumitaw, may isang paa na bumitaw diyan. So kailangan mo muna basic, no? Always back to the basic. Pangalawang gagawin sa error 9, i-check mo yung diode mode dito sa paligid. Baka may nag-leak diyan or shorted na capacitor paligid ng na-connected sa NAND IC. Kapag lahat ay okay, so ito na yung pinaka last na gagawin. Nagkakaproblema na po. Kung lahat ay na-check mo na, ano? Kung na-check mo na ang paligid, voltage measure at saka ano? Diode measure. Kung check ka na talaga o sure ka na working lahat. Oh, so ang pinaka last na gagawin mo yan, susukatin mo sa diode mode itong dalawang resistor na connected sa EEPROM. Okay? Itong resistor na connected sa CPU na is sa CPU na SCL at saka sa taas na side, no? Na SDA. So dalawa lang po 'yan. So nasa video po kung ang tamang sukat niyan. In-upload ko na. Pagkatapos ang kung anong abnormal na reading at saka normal na reading. So yun lang po ang SDA line at saka SCL line. Yun po ang dalawang na dapat natin isusukatin. Kapag hindi nagnormal ang reading niyan, abnormal ang reading niyan, mataas kundi sobrang baba. So ang way po na gagawin natin is pwede kang mag-rework ng CPU. Okay, kung mas risky sa iyo ang pag-rework ng CPU, nagdadalawang isip ka baka hindi mo success. So pwede ka rin magbutas ng CPU. So andito na din sa video kung ang way ng paano magbutas by layer kasi ang CPU, ano, gaya din ng board by layer. Okay? Nasa mga 7 layer at 6 layer na dapat mo sundin. So pwede ka rin magbutas. Yun pang pangalawang way na bubutasin mo yung CPU. Kung risky para sa iyo ang pag-rework ng CPU. So yun, mas safe po siya butas, ano? Yun po ang error 9, 100% na many times na rin, hindi lang sa akin, kung hindi sa lahat ng mga technician na nakapag-success ng ganito. So andito na po ang tamang reading sa video na to at saka yung abnormal na reading sa dalawang resistor, SDA at saka SCL. So ganun po mga busing, yun po ang follow natin. Don't forget to subscribe my video, my channel, at saka pindutin nyo na din yung bell para magiging update kayo sa mga panibago sa susunod na mga video ko.